Magandang hapon, ako si Nikos Peñaranda na magbibigay ng update ngayong hapon araw ng Sabado, January 15. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang naapektuhan nitong northeast monsoon o hangin amihan at nagdudulot po ng malikalamigang panahon at magandang panahon dito po sa area ng Luzon at Kabisayaan. Samantalang itong shear line na tinatawag natin ay nakakaapekto dito sa area ng Mindanao. Nagdudulot po itong shear line at ng mga kaulapan kung saan nagpapaulan po dyan sa area ng kadimugang bahagi ng bansa. Ang shear line po, yan po ang kung saan nagtatagpo ang mas malamig na masa ng hangin ng amihan at ang mas mainit na hangin, masa ng hangin dito po nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Dahil po sa hanging amihan, itong eastern section ng Luzon, meron pong mga inaasahang kaulapan at meron pong mahinang mga pag-ulan. Samantalang magandang panahon ang inaasahan natin dito sa mga western sections ng Luzon at kasama na rin po ang Palawan at Metro Manila. Sa northern Luzon, ang lawag, banayad at may kalamigan pong temperatura lalo na po sa umaga. Ang inaasahan natin, lawag po 18 to 30 degrees, sa Baguio po 12 to 22 at sa Tugagaraw 19 to 27. Dito po sa Metro Manila, asahan po natin 22 to 28 degrees, sa Tagaytay 19 to 26 degrees, sa Legazpi 22 to 29. Mas mainit po dito po sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, sa Puerto Princesa 24 to 31 at ang Calayan Islands 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa area ng Kabisayaan ng Mindanao, ang Visayas po generally po ay maganda ang ating panahon at may kalamigan din. Samantalang dahil doon sa shear line ay nagdudulot po ng mga ulap-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao at may tsansa po ng maulang panahon dito po sa may Sambuanga Peninsula. Sa Iloilo, mananatili po 24 to 30 degrees, Cebu 23 to 30, Tacloban 23 to 30. Dito po sa area ng Mindanao, sa Cagayan de Oro City, 24 to 29, Davao City, 23 to 29, Zamboanga City, 23 to 32 degrees. At dahil nga po dyan sa malakas na ihip ng amihan, ay mananatili pong moderate to rough po ang kondisyon ng dagat dito po sa malaking bahagi ng bansa. Samantalang mapanganib po ang laki ng alon dito po sa eastern seaboard po ng Southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas at eastern seaboard ng Mindanao. Yan po yung area po ng northern at eastern portion po ng Polillo Islands. Ang itong eastern portions po ng mga lalawigan sa Kabikulan kasama ng Catanduanes, itong northern Samar at eastern Samar, so yan pong mga nakaharap po dyan sa karagatan sa Silangan at pati na din dito po sa portion po ng dito po sa Dinagat Islands at Siargao at ang Surigao provinces all the way to Davao Oriental. So yung mga silangang baybayin po ng mga nabanggit na lugar ay pag pumalaot po ay mapanganib po sa mga sasakyang pandagat lalo na po doon sa maliliit na sasakyang pandagat.